Good evening, I'm Vien Dacles, and this is Coop, your weekly source on the latest in Philippine sports. With me is veteran sports journalist Eddie Alinea. The Philippine Athletic team is one of the success stories in the recently concluded Southeast Asian Games here in Manila. Our track athletes captured a total of 11 gold medals and placed third in the athletics medal standing behind Vietnam and Thailand. With that kind of performance, the team is hoping that more members of the athletic team will qualify for this year's Tokyo Olympics. Pole vaulter EJ Obiena has also qualified for the Olympiad, who among our athletes will join him. We'll ask our guest, Sir Eddie, will be doing the honors of introducing them. Sir Eddie? Good evening po. Magandang gabi sa lahat. Welcome to this week's edition of Scoop dito po sa Manila Times Studio. At well, as usual, ang ating pag-uusapan still is the Southeast Asian Games. Yes. No? Siyempre, dahil sa yun ang ating pinaka-glorious moment itong the past... last year, kakatapos lang past talaga. Decades. Past decade. At may pag-uusapan pa rin tayo karagdagan dahil sa malapit na Olympic Games at ang ating mga atleta ay susubok na naman sa ilang mga pagsubok para ma-qualify sa Tokyo Olympic Games. No? Yun, at na-imbita natin ngayon, siyempre, ang athletics, which is the centerpiece of every Olympic Games, Asian Games, Southeast Asian Games. At nandito sa ating harapan ngayon, ang training director ng ating Philippine Amateur Track and Field Association, si Noy Renato Unso, who is also a great, former great athlete natin sa hurdles na kanyang event. And then si Dario de Rosas naman, ay pole vaulter, na siya rin nag-aharing uri nung araw sa kanyang event. Na ngayon ay... isa na rin coach. Coach na rin. Ang kanyang sport, for your information, kauna-unahang naging Olimpiada ngayon natin, ngayon taon na ito, pole vaulter Si, ano, si EJ Obiena, no? Yes. At tatatanungin natin sa kanila kung anong... mga paghahanda na. Plano, on the strength of ating mga atleta na ginagawang ano yung mga nangyayari sa atin ngayon. Correct. Dati Taal. Sunod-sunod kasi, di ba? Ito naman coronavirus naman. Coronavirus naman. Pero according to Japan, Sir Eddie, di ba, itutuloy. Wala pa naman silang sinasabi na kakansilahin or hindi na itutuloy ang Summer Olympics sa Tokyo. As of the moment, ha? Siguro, alam naman nila kung talagang totoo nangyayari. Na ayoko naman, hindi naman sports yun, ayoko i-explore dito yun. Tutuloy yun, unang-una, ang Japan, napakagaling na organizer yan. Correct. Noong araw, tayo kinikilala dyan sa pag-organize ng mga magnitude, dito ganitong magnitude na, na meets. Ano? Eh, ngayon, Japan na, ang pinakamagaling. Una-una, mayaman sila. Oo, they have the money talaga. Tayo mahirap. Tayo pero, so, yung facilities, okay, so, kumbaga. Sa natin si training director muna, ayan, si Noy Unso, at talungin natin kung ano bang balita ako, mga na-cancel na yung mga sporting events. Oo, na... at least dito sa Philippines, ano, oo, Sir Eddie? Ano bang balita sa ating mga Olympic qualifying tournament, sasalihin na ating mga atleta, saan-saan, at tayo ba yung makakasali? Pa! Well, of course, magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Right after the Southeast Asian Game, ay nagkaroon ng meeting ang... Patapa, together with the executive director and with the coaches. And ang meeting ay yung plano to participate in the Olympics and some other international competition. So what we did, everyone who is qualified to pursue their Olympics qualifying, so we have 5 athletes na nagpo-pursue, no? One is the si Christine Halyasgo of the marathon. Of course, we have Eric Ray, we have Christina Nat, and we have Morrison, and then si Uy, yung ating si Natalie Uy, yung ating pole vaulter. So after which, we had a meeting with the
the Philippine Sports Commission, and we're glad to inform you na they're very positive sa, you know, to finance these athletes. So ang ginawa po namin, we had a meeting with excuse me, Mark Velasco, and sinabi po sa amin na mag-submit ng budget dun sa kanilang mga patuloy na paghahanda for the Olympics. Mm-hmm. And we're very glad na very positive naman si Chairman Ramirez to help the athletics. So, nag-submit na kami ng budget kung magkano, ano yung mga lalaruan. So, one of the competition na gusto nating salihan is yung Asian Indoor. Mm-hmm. In fact, hindi lang yung lima na yon. We have Aris Toledo, we have si our hurdler si Clinton Bautista, and some other athletes. But unfortunately, dumating sa atin yung hindi inaasahang balita, yung NCOB. So, na-postpone yun. Mm-mm. And then, we still have the World Championship. At unfortunately, pinospone din yun. So, for the meantime, yung marathon, ang deadline ng kanilang qualifying is this February. So, wala nang competition except nung nakaraan Milo Marathon. So, si Christine Halasgo ay nanalo sa Southeast Asian Game ng 2 hours 56 minutes yung time niya. And she improved her performance to 2 hours 51. But that's not enough to qualify for the Olympics qualifying. Kasi yung Olympic qualifying is 2 hours 25. Eh, yan na yung time ng lalaki natin ngayon. So, sobrang lakas nung kanilang qualifying. But nevertheless, we're hoping na yung apat pa, eh, ma-qualify. So, ang problema ngayon, dahil dun sa problema natin, people are not allowed to travel. Yes. Diba? Nagsarado ng mga pinto yung mga bansa, no? And especially yung ibang mga competition, eh hindi na postpone for the meantime. So what we're praying is yung apat naman natin na nagko-qualify eh mga field heritage yan, nasa Amerika. So yun, sumali si Natalie Uy sa isang competition, so na-equal niya, nag-establish niya ng new indoor record sa pole vault, which is 4 meters 25. And that's also a Philippine record. Si Morrison ay tumapo naman na 20 meters point 21, I think. Eh, ang qualifying is 21.10. We're hoping si Eric Ray will run 48, pero yung kanyang best performance ng Southeast Asian Game is 49 seconds. And wala pa rin. So si Christina Nat, her best performance in the 200 meters is 23.01. The qualifying mark is 22.80. So 22.8. So almost there, malapit na. So ngayon ay naghahanda sila dun sa local competition sa abroad. And we know now na maraming competition kasi start na ng season nila ngayon sa US. So we cannot imagine that they will go out of the US because of the problem. Correct. So inaasahan namin na tuloy-tuloy pa rin with the support of the president, our president, Mr. Dr. Wico, and the secretary general na si Terry Capistrano, and also yung suporta ng Philippine Sports Commission. Nagpapasalamat kami lahat sa mga tao na to. Hindi lang yan, yung mga ibang private sector na tumutulong sa amin. So that's the preparation. They still have competition inside ng US. So parang ito po yung magiging qualifying nila para makita kung talaga bang pasok sila for the Olympics. Yes. In fact, you will see the record from the Southeast Asian Game to present, nag-i-improve. And you know, Eddie, alam mo, ang problema natin, yung mga field heritage natin, lalong-lalo na sa Amerika, yung time ng Southeast Asian Game natin, ano sa kanila, off-season sa kanila yun eh. Bakasyon sila noon eh. Bakasyon sila sa competition. Eh, ngayon pa lang nag-i-improve dahil ngayon pa lang nag-uumpisa yung season nila. Ngayon sila nagpipik. Ngayon pa lang sila nagpipik. So we're hoping na itong apat na nagpapa-qualify, Emma, ma-qualify. Ma-improve. Oo, kasi ma-improve. Considering na parang ang Summer Olympics will be on July. Yes. So medyo short na rin yung panahon. Short na rin. So sa ngayon, Sir, or Coach Noy, paano po yung ginagawa yung pagtitrain sa kanila? Meron ba kayong strict diet for them? Kasi lalo ngayon, dahil may NCOV,
So, syempre, mas kailangan nilang mas maging malakas ang pangangatawan. Ano ba yung mga ginagawa ninyong preparations aside dun sa mga qualifying meets na inyong gagawin? Actually, sinasabihin lang namin sila kumain ng maayos at matulog ng maaga. Mm-hmm. At yung mga athlete naman, alam mo, disiplinado yan. Alam nila kung anong gagawin nila, lalong-lalo na yung mga top-ranking athletes. Hindi mo na kailangan sabihin yan. But of course, we want to remind them from time to time na ito yung dapat niyong gawin, no? So, I think maayos sila dahil of course nandiyan naman yung mga coaches na tumitingin sa kanila, kasama nila. Coach Dario is sleeping there at the Ultra sa dorm, no? Yun. So, meron yang curfew, merong mga tsaka ang PS naman yata nagpo-provide ng dietitian ng pagkain, no? Pero alam mo, Eddie, lalong-lalo na sa mga generation ngayon, yung mga bata, no? Lalo kung galing ka ng probinsya. There's always a misconception about yung diet, eh. Yes, alam mo, pag galing ka sa probinsya, makikita mo, ang laki ng bundok ng kanin, eh. Tapos konti lang yung ulam. Oo, no? Yun yung natural, ano. But still, nagpe-perform pa rin sila na maganda. Mm-hmm. Well, of course, dapat talaga, sumunod tayo sa diet. Kaya correct. Lang, as Eddie said, na yun yung nakasanayan lang. But slowly, but surely, nakaka-adjust naman sila. Dumating yung isang coach namin na hindi sila pinapakain ng kanin, eh. So, parang nanibago silang lahat. Pero yung mga top-level athlete, like, for example, si Maristela Sunang, hindi mo talaga, kahit anong sabihin mo, talagang yung diet talaga niya. Talagang strictly. Niya, very strict. Very strict. Eh, ang mahal, lalo na yung kakain ka nung quinoa rice, that's around mga 400 pesos ata per kilo yun, eh. Pero kinakain niya yun. So, ibig sabihin, itong mga top-level athletes natin, talagang nakafocus. Dedicated. And they know what they're doing. Ayan, marami pa tayong malalaman, Sir Eddie. We'll pause for a short break. Magbabalik pa rin ang Scoop. Hi everyone, I am Zihir Basho and welcome to the new Clark City where the 30th Southeast Asian Games will be held this November. Dito gaganapin ang tagisan ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa ng Southeast Asian region. This is Scoop at syempre kasama pa rin natin Sir Eddie, si Coach Noy and Coach Dario. Ito, sige, tuloy-tuloy natin yung kwentuhan natin about dun sa mga performance ng ating mga atleta. Balikan natin ng konti po yung SEA Games. Kasi ito yung parang isa sa mga basihan ninyo sa pagpili kung sino ang lalaban sa Olympics. Sir Dario, kamusta po yung performance ng ating mga atleta? Sa tingin nyo po ba kaya pang ma-improve yung kanilang performance para makapasok sila for the Olympics? Sa tingin ko naman, malaki pa naman pag-asa para mag-improve. So, kailangan lang talaga yung mga exposure nila, yung competition. Kasi doon nag-improve sa competition, eh. Yung training, normal lang yun. Pero, kung mayroong mga competition, ay malaki ang pag-asa na ma-improve sila. At dikit yung mga limang pinili ng Patapa na possible mag-qualified sa Olympics, ay marami silang pagkakataon para ma-hit nila yung mga standards. So, kung makukompleto yung aming programa, ay malaki ang pagkakataon na sila ay makakwalify. Sir, sir or Coach Noy, dun sa mga performance, sa tingin niyo po ba may mga bagay na kailangan pa nilang tutukan dun sa mga performances nila? Kasi, syempre, aside from the SEA Games, lalaban sila sa ibang mga meets was possible sa abroad. Ano yung mga dapat pa nilang gawin to extend yung kanilang, syempre, yung skills nila?
Of course, yung sinabi ni Coach Dario na kailangan nila ng exposure para matuto tayo do, so, sa ibang mga atleta. But of course, yung training, halos pare-pareho yan. We have a good consultant, we have a good training facilities now, no? Yung nakita naman natin sa Clark, no? But ang kailangan natin ay yung mga bagong mga equipment like, for example, yung mga weight training facilities. Although meron tayo, minsan kulang eh. Mm-hmm. And also to improve, isa sa pinaka-importante is to improve yung pagkain nila. Kasi ang mga bata ngayon, siyempre, limited naman ng resources ng gobyerno. Hindi naman pwede ibigay sa iyo lahat, no? Mm-hmm. They need vitamins, they need yung weight training facilities. And most of all, ang pinakakailangan ay yung komportable ka sa iyong tinitiran. Meron kang nadadivert mo minsan yung sarili sa ibang mga na nakakalibang, no? Like for example, may mga sports recreation, di ba? Yan, hindi lang pwedeng yung magiling ka lang mag-training, pero pag nagpahinga ka, that's the question eh. Anong gagawin mo? Hiwalay sila sa mga pamilya nila, lalong-lalo na yung mga taga-probinsya, no? So you can see we need psychologists na dapat tumututok sa kanila, and we need doctors, we need yung mga therapist. Minsan na-overload yung ating therapist eh. So can you imagine in athletics we have around 60 athletes, tama ba coach? 60 plus athletes, and you have one therapist, mamumroblema ka noon. Kaya nga mamumroblema ka noon. And of course, hindi natin masisi ang Philippine Sports Commission dahil talaga namang sila rin eh may mga inaattendin din ng mga ibang sports. So from time to time humahanap kami ng paraan para sa ganun matugunan namin yung pangangailangan. Eh di ngayon napakahirap ng training. If you do hard training, ang problema mo ngayon paano ka makaka-recover? Recovery is the most important thing. You need to hydrate properly. Sabihin mo sa kanila, ito yung mga dapat nyong gawin. And then after that, kailangan imasahe ka eh. At alam mo, Eddie, ngayon, ang technology iba na eh. Hindi katulad natin noon, kapag tapos mo mag-insayo, di ka pwedeng maligo, di ba? Mm-hmm. Ngayon, sinosoak na yan sa ice water para makarecover, no? We need a lot of that. So, para sa ganun, matugunan yung pangangailangan ng mga athlete. And hindi ko sinasabi na wala, but sinasabi natin, minsan kulang, we have to ask. Hindi nila alam kung anong needs ng athlete talaga eh. Kaya yung therapist, kala nila, pag nagbigay sila isang therapist, ayos na yun. Oo. Kahit 500 ng atleta ang mamatayin gabi-gabi. Ang therapist, kaya lang yan 4 hanggang 6 sa isang araw. Kasi mamangangala yun. So yung ratio talaga. But then again, ang pinakamaganda nito, kahit ganyan, kahit may pagkukulang, pero ang athlete natin dedicated, ang mga coaches natin dedicated, ang NSA officials dedicated. So, we have produced na 11 gold sa Southeast Asian Game, although may mga pagkukulang. Kasi ang tanong parati, kung may pagkukulang, anong ginawa mo? Di ba? You don't want to sit there na wala kang gagawin. Dapat may remedy ka lagi. May remedy parati. So, yun ang mga magagaling dun sa ating mga coaches. At sinusuportahan naman sila ng ating mga officials. So, yun. Sa ngayon po ba, Coach, meron po ba tayong pagkukulang din? Aside, syempre, dun sa mga equipment, may pagkukulang din ba tayo naman sa mga coaches? Kasi I believe, sa sobrang dami natin kasing atleta, parang PT din. Kapag, kumbaga, kailangan tutok eh. So, sa ngayon po ba, pati doon, may pagkukulang tayo? Alam mo, napakagaling ng mga coaches natin eh. To be able to become a coach in the national team ngayon sa athletics, meron kaming mga level eh. Level 1, level 2, na inaatin ng international. And I'm glad to tell you na ang mga coaches natin kasama dun sa top rank na level, level 4, no? Dario, what level are you? Level 5. Level 5. Pero tinanggal na yung level 5 ngayon, no? Hanggang level 4 na lang. Hindi ko alam ngayon Yung bago natin eh, hanggang level 4 na lang, level 3. But we have level 5 coaches. Can you imagine? Yung pinakasagad. International, no? So, nakagraduate sila dyan na napasa nila yung ganyan, no? So we have the best coaches. Isa siguro sa mga pangangailangan natin yung mga technologies kung paano
kunyari, yung coach, yung isang athlete, patatakbuhin mo, i-slow mo, titignan mo yung frame by frame, yung mga ganun na mga technology kailangan natin. Para matutukan sila step para by step. Step by step, oo. So, yun. So, we need that. We need a lot of weights, facilities. We need some psychologists. Nung nakaraang Southeast Asian Game, meron tayong psychologist sa ano eh, sa Philippine Sports Commission, but also we hired, no? At may nag-volunteer, that's nice, no? May nag-volunteer sa atin na psychologist. And nagta-travel siya from Manila to Capas, walang bayad yan, no? So, binibigyan panahon yung mga athletes. So, we're glad na meron tayo noon. At isa sa pinakamalaking, ano yan eh, pangangailangan ng atleta ang psychologist. Alam mo, I don't know kung naglaro ka, but kung maglalaro ka, minsan Pick up. Di ba, minsan pag dumadating yung competition, hindi mo ma-handle yung yes, pressure. During the competition, di mo malaman kung pupunta ka sa toilet, kagagaling mo lang, di ba? So, those are the things, o kaya makita mo, kunyari, kailaban mo, kunyari, si Lydia De Vega o yung Asian champion, pumapasok pa lang yan sa stadium, eh, kinakabahan ka na. At kung iniisip mo yan, na makakalaban ka yun. So, itong napaka-importante nito na noon, sa ating panahon, di wala naman yan, di ba? Wala, bahala ka sa buhay mo. Sabi ko sila Toribio, sila Ildefonso, 33 days sa barko. Oh, yun, wow. Yes. Bago makarating ng Paris, ha? Wow, 33 tagal. Days. Oh. More than a month. Hindi sila makapag-isayo. Nagkakalistelics na lang sa barko. Ngayon pa noong 1936, dakita ko ito ni Ambrosio Padilla sa akin. Ang ginagawa niya, para lang malibang yung mga athlete, tinuturaan niya mag-German. Sa Berlin ng ano eh. Ang Olympics. Tinuturaan niya ng konting German. Good morning. And nanalo tayo, no? At least bros na lang. Pero kung meron tayo kompleto ganito, no? Kung may potential tayo. It's because of dedication talaga. Because of dedication. Merong natural ano eh. May natural talent. May natural strength tayo eh. Si Obiena, si EJ, qualified na. Qualified na. Ibig sabihin, itong sa limang ito at wala na nag-qualify, hindi tayo pwede magpasok ng wildcard sa lalaki. Ay, hindi na pwede. Babae na lang. Babae. Eh kung meron mag-qualify, yun na yun. Oh, yun na yun. Yun na yun. Pero at least si Obiena ba eh, first ever na ano? Hindi wild card sa atin. Hindi, last Olympics meron tayo na qualify sila Marister na qualify. Hindi naman first time. Si Eric Ray na nag semifinals pa. Ayan, we'll know more about dun sa ating ito yung paparating na summer Olympics, ayan, sa Tokyo. Marami pa tayong malalaman dyan. Siyempre, dun sa development, progress ng ginagawang training ng ating mga atleta for the Olympics this coming July. Ayan. Mamaya, magbabalik tayo dito pa rin sa Scoop. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! Here's the scoop, Sir Eddie. Ayan, yung pinag-uusapan natin kanina, syempre tungkol pa rin ito dun sa preparation natin na ginagawa for the Summer Olympics. Ayan. Ngayon, mga coaches, ayan, alam ko mga galing kayong, mga dati pa na atleta kayo, at sumali na kayo sa iba't ibang mga competitions dito sa Pilipinas, syempre sa ibang bansa. Ano yung nakikita niyong pagbabago over time? Siyempre sa Olympics, sa mga atleta natin, also in particular, ano yung mga pagbabago na ito mula sa trainings, mula sa dedication, is still the same. Ganun pa rin po ba siya? Yung formula naman, ganun pa rin naman yun eh. Hindi na babago yun. Hindi na babago yung formula. Kasi yung mga principles nandiyan yun. Hindi na mabago. So, ang talagang sa akin as a coach, ang pinakang magandang ginagawa natin ngayon, yung binibigyan ng pagkakataon ng mga players natin na ma-expose. Kasi minsan magaling ka sa local, pagdating mo sa abroad, hindi na. Hindi na, kasi hindi ka sanay. Pero
kung ma-expose yung mga atleta natin, katulad ng nangyari ngayon sa Southeast Asian Games, yung mga athletes natin sa national team, talagang in-expose ng in-expose. Mm-hmm. Pumunta kami ng Hong Kong, pumunta kami ng Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam. Mm-hmm. Pagkatapos locally, meron tayong mga competition na ginagawa dito, yung aming weekly relay. Weekly relay. So, nag-invite din kami ng ibang mga bansa. Dumadating ang Malaysia, ng Tagasaba. Mm-hmm. So, continuous exposure through competition. Mm-hmm. So, yun, nakikita namin na yung palang kalaban natin, kaya din natin nung matalo. Kaya isa sa mga nangyari sa amin ngayon, itong mga exposure na ito, ay nagbigay naman ng magandang resulta para sa Southeast Asian Games. Mm-hmm. Lesson talaga. Nakakuha tayo ng 11 goals, 8 silver. Lesson talaga yan. Lahat ng sports. Yun po, isa. Bukod sa mga sinabi ni Coach Unso, na mga talagang kailangan ay malaking bagay para sa atin. Mm-hmm. Iba kasi yung na-expose sila sa mga atleta na may kanya-kanyang powers din eh, kumbaga. Yes. Kasi syempre una, possible na nagiging nakaka-apekto doon is yung weather din nila. Yes. Na nakakapagpalakas ng katawan nila. That could be one also. So ngayon, dahil na-expose sila sa ibang bansa, mas nagkakaroon sila ng strength, napapractice, nakikita din nila yung strengths and weaknesses ng mga kalaban nila. At saka yung pag na-expose ka doon, nakikita mo yung mga techniques, yes, yung mga natututo ka eh. Natututo ka through exposure. Mm-hmm. Tama yun. Yung mga strategies. Yung mga strategies. Tapos ina-apply din natin dito. So, ina-apply din natin. Mm-hmm. Siguro kaya magagaling din yung ating atleta noong araw, in 1930s to ano. Because of the Far Eastern Games. Kasi kalaban natin doon, China at Japan eh. Totoo. At natatalo natin. See mo, out of 10 Far Eastern Games, 6 ang naging overall champion tayo. Oh, wow. Wow. Sa basketball, 9. Sa 10, champion tayo. Lagi, baseball, softball. Pero hindi pa namin naiintindihan yun kasi pinanganak kami before pa. After. But it's nice to know, Sir Eddie, yung mga ganyang klaseng history natin. That kasi why, marami pala tayong pinanggalingan din. Mayaman tayo sa tradisyon. That's why ako naniniwala sa Pilipino eh. Mm-hmm. Kaya nga sinasabi ko malimit miski sa US. Maniwala tayo sa ating sarili. Yes. Hindi yung pag may kumandidatong Pilipino dito, ang lalaban Pilipino. Di ba? You know, marami tayong pagmamalaki, actually. Mm-hmm. Hindi lang organization. Nahuhuli lang tayo sa mga technology kasi we cannot purchase yung mga malalaki at mga mamahaling technology. Maraming reason dyan. Ay, unang-una nga, binanggit ko kanina, kasi ating, pardon me ha, yung kasi mga leader natin sa sports, hindi alam ang sports. Merong, alam ba, dito ka sa track and field. Eh, presidente mo naman, hindi mo naman track and field. Mm. Hindi alam ko anong hardest, hindi alam ko anong. Pero ngayon, yung aming presidente is a former runner. Oh. Yeah. At yung aming secretary general is a former sprinter. Kaya naiintindihan nila. Kaya yung suporta nila sa mga atleta at mga coaches, tuloy-tuloy. How many sports na meron, ganon? Yun lang. Sa baseball, halimbawa, hindi alam ko ano yung home run. Mm. Akala niya, basta tumama, hit. Tapos na. Hit na, nasalo. Ganun eh, merong, hindi niya alam kung ano yung single, kung ano yung double. So it's really important din na yung mismo mga leaders natin may know-how dun sa siyempre, sport. Siyempre, oo. Kasi para maramdaman nila yung mga ginagawa. Yung feeling ng atleta. At yung pangangailangan, siyempre. Pangangailangan. Kasi kung di mo naiintindihan, di mo maintindihan yung pangangailangan. Yun ang isa pang kulang natin. Yun din sa mga coaches, kailangan. Alam mo, tinuturo mo, siyempre. Parang sa kahit ano, sa isang normal na classroom, if you don't know the subject, siyempre hindi mo matuturo na maayos sa student. Yung sa coaches precisely. Naman, wala nang problema doon kasi dabay kayo. At least galing ka sa track and field, di ba? Kaya ka naging coach. Eh, nung araw, siyempre mga coaches na, si Dr. Ilanan, coach si ni Ildiponso. Mm. Hindi naman swimmer. Basta nandun lang siya sa PAF eh. Ikaw na ako, coach siya. Nananalo. Hindi sabihin yung dahil magaling. Yung atleta ang magaling. Nasa kanya, init na, kumbaga. Ganun ang Pilipino.
So, ganyan naman tayo lahat. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ganyan tayo, di ba? Tama. Meron tayong presidente, halimbawa, wala namang alam, di ba? Meron tayong mga senador na walang alam. Puro dakdak lang, dakdak. Di ba? Kaya mahalaga talaga na alam nila kung ano din yung gusto, gusto talaga nila mangyari, lalo na pagdating sa sports. Kasi pagka walang direction, walang patutungan even the athletes. So wala, makakalimutan na naman. Yes, tama ka ron. Dapat may direction. At least kaya may direction na. At least kaya may direction Kaya kami sa track and field, nung pinapag-present kami ng aming program. excuse me. Lahat ng mga NSA pinapapresent 1 year. We presented 5-year development program. Mm-hmm. So, ito yun, hanggang dito sa Southeast Asia. In fact, yung Ayala, binigyan kami ng pagkakataon at tinulungan kami. Hiningan kami ng programa, ng projection nyo. Salamat din tayo. Sinabi namin nagpapasalamat kami. Meron tayong mga citizens ito, na. Kaya ngayon, nung nagpunta kami sa Philippine Sports Commission, sinabi namin na yung projection natin na sa pag-training ng mga athletes, hindi lang dapat sa Olympics na. Mag-umpisa na tayo. Papunta sa susunod na Southeast Asian Games. Kumbaga, moving forward, looking forward. At saka kung hindi man sila makwalify ngayon sa Olympics, may preparasyon na sila na magandang pundasyon papunta doon sa Southeast Asian Games. Alam mo, yung 11 gold medals natin sa SEA Games, natay natin noong 1981. 83. Okay, kaya Singapore. Oh, kami yon. Kami yon. We produce 11 gold medals. Pero mas marami pa rin kaming silver. Kasi 11 silver namin, sila 8 lang. Hindi na translate ano. Hindi na translate. May kulang pa. We're better than. And I am a product of those two. Yes. During the 1983 and ngayon. You recorded your best report. Yes, that's 11 gold medal. Sabihin na rin natin yung Gintong Alay. Gintong Alay. Produkto kayo ng Gintong Alay. Oh yes, yes. Lidia de Vega, El Mamor. Ito, si Dario de Rosas. Si Del Prado. Yung mga anak na namin ngayon. Sila na ang next generation. Yung ating hardline babae, sino yun? Nasa Amerika ngayon? Si pangalan ng bata na yun. Nakalimutan ko na eh. Oo, na yung magaling natin na tagalasal, na babae, na hardel. China. Atilano. Atilano siya. Pa isa, yung nauna si sa akin. Sinasabi niya, si De La Cruz. Christina. Agripina. Nasa Amerika na. At tinatalo na si taga Malaysia, si Marina si. Marina Sin. Bakit? Lalo mo pa si Marina Sin. Inabot ko yun. Ang nakalaban ko yung boyfriend nun, si Ischak Mubarak. Naging boyfriend ng isang Pilipino rin yung sports writer. Yung mga ganong atleta, magandang ano, no? Parang i-invite natin ulit sila dito to coach naman para sa mga atleta natin ngayon. Diba? Kasi malaking bagay yung ano yung experience nila eh. Sharing it to the new generation of athletes natin. Ilan kayong coach? Sampo. We have 10 coaches. 10 coaches. 10 coaches. Ayan. Bawat events. Yan. Oh, bawat events. Yan. Bawat events. Yeah. Ikaw. Ikaw ang general. Itong general. At siya ang head coach ngayon. At siya rin ay nagko-coach ng multi-events. Mm. Yung mga decathlon, heptathlon. Veterano ka sa ganun. We produce 2 gold medal. Yun. Veterano ka sa ganun eh. Yeah. Back to back. Kasi ang pole vault, may sprint dyan, may jumping, may dua. Kasi si Dari is a former record holder din ng triple jump. At former decathlon champion. At pole vault champion. Ito, winner take all eh. Former triple jump record triple holder. Jump. Former decathlon record holder. And former pole vault record holder. Sweep. Diba? Sweep niya. Ang galing. Ayan, mamaya sa ating pagbabalik, marami pa tayong malalaman, Sir Eddie. Siyempre, para din sa future plans for our athletes, lalo na sa nalalapit na Olympic Games at sa mga iba pang events in the years to come. Ayan, mamaya sa ating pagbabalik, dito pa rin sa Scoop. Ano ba yung mga abangan, even the fans, of the track and field, the athletics?
Ang competition namin na inaasahan ngayon is of course yung mga parating na NCAA at saka UAAP. But unfortunately, ito'y postponed. Mm-hmm. But also, we're looking forward na mag-host ulit tayo ng yung ating National Open. Mm-hmm. And of course, inaasahan natin yung PNG ng Philippine Sports ng Philippine Sports Commission. Mm-hmm. Sa nakakalungkot nga yung problema na we're preparing so much at naputol. Mm-hmm. Naputol, no, yung mga competition. And according to Coach Dario nga, napakahalaga ng international competition, international exposure. But unfortunately, siguro ang buong mundo nagulat. Hindi naman natin lahat gusto yan, no? Mm-hmm. So, we're hoping na ang Olympics matuloy. Matuloy. Mm-hmm. Kasi kung tuloy-tuloy yan, can you imagine, binabar yung mga Chinese, binabar kung saan ka nagpunta. Can you imagine yung multitudes ng participation ng China sa Olympics? Okay. Mm-hmm. They'll be sending at least mga 3,000 siguro. Mm-hmm. At least and officials. Mm-hmm. Eh kung hindi makakali, hindi mo naman pwedeng hindi papasukin sa bansa mo. You know? Mm-hmm. That's Olympics, di ba? And nalulungkot kami sa mga ganon na mga pangyayari. And of course, kailangan natin talagang maglaro at kailangan ng mga player natin ng exposure na ganito. Mm-hmm. Ang Olympics is a dream ng isang atleta. Iyan ang ultimate dream. Oo. Wala nang ibang mas mataas pa ron eh. Mm-hmm. Diba? So, yun. So, we're hoping na magiging maayos. So, ang preparation na lang natin is yung mga local competition natin. Mm-hmm. Na sana matuloy. Yung bang indoor, hindi na matuloy. Postpone pa lang. So, maring maging mag-materialize, pwede. Pero... Several months from now siguro, baka July pa naman ang Olympics eh. Ilipat ng venue. Maski ilipat mo ng venue mo, Kasi sa China yung cost ng Asian indoor eh. Hindi, kasi kahit ilipat mo, people are afraid to travel. To go diba? Out pa rin. To go diba? Out. Lahat lang natin. So, Coach Dario, from our athletes na naayon nyo na para sa Olympics, meron pa ba kayong iba pa na nakikita na pwede pa natin ipasok, palabanin para sa Olympics and other meets pa, syempre? Aside from that, meron tayong for Asian Games, Asian Championship. SEA Games. Two years. SEA Games din. At saka yung, yun na nga, marami ding mga bagong atleta na manggagaling sa UAAP, sa NCAA, at saka sa palarong pambansa. Marami na kaming natitingnan doon, nakikita. Kasi actually, yung Patapa, meron kaming talent identification na ginagawa. So, nililista namin doon ng Patapa yung mga atleta na potential. So, inoobserbahan namin sila at saka ang tawag dito yung minamonitor namin yung mga progress ng anong performances. So parang maganda yung programa ng Patapa tungkol doon sa talent identification. Tuloy pa rin junior. Tuloy pa rin po yun. Tuloy pa rin junior. Doon tayo dapat manguha ng ano eh. Maganda yung programa ng Patapa. In fact, kami lang ata yung association na may parang nanghingi kami ng tulong sa IAAF. Parang naggumawa ng programa yung Patapa at binigyan ng suporta ng IAAF. Mm-hmm. It's a 4-year development plan, no? Although maliit, pero pinagkasya namin yon. Ang programa namin, yung Patapa, pumupunta kami sa Luzon, Visayas, Mindanao, identifying kung yung mga public school, ha? Mm-hmm. Pinupuntahan namin yon. Scout kayo. Bukod sa pag-scout, binibigyan namin ng training yung mga coaches. Mm-hmm. Libre dapat, yan, no? Dapat yan, dapat. So, kunyari, pumunta, mag-identify ng dalawang lugar sa Luzon, dalawang lugar sa Visayas, dalawang lugar sa Mindanao. So, binibigyan sila ng training yung mga coaches and teachers. After which, pagsasama-samahin lahat, yung mga top 3 sa Luzon, Visayas, Mindanao, dadali naman sila sa Manila for international seminar. So, we were inviting yung mga international lecturer dito. Libre lahat yan. At yung makakapasa rito sa Manila, yung top 1 to 3, pinapadala yung pangalan nila sa Monaco. Wow. Yung head office namin. Mm-hmm. Si Monaco, in return, iniimbita naman sila for another international. Pupunta sila ron. Lahat yan libre. So, for 4 years, ginawa yan ng Patapa. And hanggang ngayon, no, may mga ibang mga coaches tayo na nagbibigay ng libreng serbisyo. IAAF to,
IAAF sponsor. Oh, yung Olympic dividend, no? We have that Olympic dividend. Binigyan kami ata ng parang $20,000. So, dinivide namin yun sa 4 years. So, ito yung nagiging pamasahe namin, papunta yung mga lecturer, yung mga coaches na magle-lecture sa Luzon, Visayas, Mindanao. So, napakaganda ng programa namin eh. Kaya naging effective yung aming pagpanalo. Sana mapunta sa ano. Eh, meron isang National Sports Association na hindi lamang $20,000 eh. Ito, regular ito, annually. $1 million. Oh, wow. Regular na nagbibigay talaga. Football. Asa na football? Problema natin ngayon sa football ngayon, kung paano i-score eh. Hindi na yung manalo kung paano na i-score. Ilan taon na Ascals? Oo. But mali tayo ng ano lagi eh. Priorities eh. Oo. Kaya but we're hoping for the best. Yun yung pinakamaganda sa track and field eh. Limited ang resources, pero yung mga coaches are doing their best, yung athlete are doing their best. Kaya, yung ganon, yung, kasi saka, ang track and field, ano yan eh, laro ng mahihirap yan eh. Tsaka ano lang eh, kayo lang sports na outside of boxing at saka swimming eh, kayo lang nag-medal sa Olympics eh. Tama. Oh, yes. Nakakadalawa na kayo. That only means na malaki ang potential talaga ng mga Pilipino. Oo, takbuhan na. Mabibilis tubak mo mga Pilipino pag may utang. Pag nakikita yung Bombay, no? Oo, talaga. So, nagiging training ground pala nila. Oo, kaya magaling tayo. Biro lang yun. Sabihin nila. Tensok lang yun. Baka iba nyo ako sa TV, ah. So, maganda yung mga ganong klase ng inyong direction na kahit small step pa lang, at least at some point nakakapag-develop tayo ng coaches, nakakahanap tayo ng mga atleta, athletes, di ba? Kasi malaking bagay yung mga ganyan na meron tayong tulong din na nakukuha, kasi mahirap maghanap ng unang-una yung coaches nilang mahirap maghanap at mag-train para sa kanila para makaturo sila ng mas maayos, di ba? Oh, ang ina-identify namin parate yung eskwela na public school na merong yung hindi masyadong naabot ng mga ng sports, no? Sa karating kami sa Batanes eh, yung mga island ng Batanes. Yung Sabtang, ang layo-layo. Sa track and field ba, meron kayong napipinpoint na region na magaling sa track and field? Ay, of course. Parating West Visayas yan eh. Visayas. Oo, nandiyan. May Visaya. Parating magagaling yun eh. And of course, merong mangilan-ngilan dito, katulad sa Palawan, katulad sa Laguna. Ang problema lang is, paano mo sila itap lahat eh. Yung magkaroon ka ng competition dun sa mga probinsya na yan. Napakalaking expenses sa, eh. Natanong ko yan, kasi sa Australia, ano sila eh, bawat place, halimbawa sa Perth, swimming at saka tennis lang yun. Tama. Oh. Doon talaga yung mga home. Sa basketball, Adelaide. Sa atin, dapat may ganun eh, di ba? Ang Philippine Sports Commission, meron silang mga director bawat region eh. So slowly but surely siguro maa-attain nila yung pinaplano mo na yan. Sana. Tinuruan ko na sila eh. Sabi ko, total, himala. Babanggitin ko na, hindi naman commercial to. Ang SM nasa sports na. Dati wala eh. Ay, oo. Diba? Eh, lahat ng siyudad sa buong Pilipinas, merong branch yan eh. Diba? Ang problema lang ngayon, kung meron kang mga director, useless yan eh, kung wala kang competition. Wala kang programa para sa kanila, di ba? Titingin lang sila ron, magbabantay. Importante yung local competition. Oh, local competition. And to evaluate, para meron kang basihan, no? Konting ano lang siguro, konting push lang sa SM dahil, di ba, may pera sila lahat, may I think sana katulad din ng Ayala. Tumulong sa amin ng Ayala. Eh, ang Ayala ay nagbigay ata ng mga, I think, mga 20 million or but less than 20 kasi million. Kasi naman, lahat ng sports yan eh. Oh. Mga gold, kay mahirap, kay mayamang asosasyon, nandiyan yan eh. At saka mga ano sila sa sports? San Miguel. Mahilig sila sa sports. San Miguel. So malaking bagay yung mga ganyang tulong. Yes. Napakalaking bagay ng ganyang tulong. In fact, huwag tayong umasa lahat sa gobyerno. Kasi ang gobyerno naman, hindi tayo mapifinance eh. And yung mga private sector na tumutulong. And of course, dapat tayo mismo sa association natin, mag-initiate tayo. Maghanap. Oo.
na for example, Dario de Rosas will go to one province na kahit na hindi bayaran eh. Itong mga coaches na to talagang pupunta sila at magse-serve sila kasi kami galing dito. Kami nag-umpisa dito. So, nagbabayad kami ng mga utang na loob. Tama, Dario, ano? Payback. Oh, payback time. Payback time. Para naman ito sa bansa din kasi. Para sa pero importante, may programa. Yeah. Kasi kung walang programa, saan ka papunta? Parating ang tanong, saan ka papunta? Eh, kung walang direksyon, wala rin mangyayari. Para din sa isang malakas at malusog na pamayanan yan. Eh. Kasi ang sports naman, actually ang sports, kaya meron tayong provision sa ating constitution na tulungan ng gobyerno sports. Para sa citizen building to eh. Ang tama international yun, tama. Competition dito, bonus na lang eh. Yung gold medal sa Olympics, bonus na yan. Basta ang mga Pilipino, maging mahusay na mamamayan. Ganun lang lahat lang bansa sa buong nation mundo. Nation building din talaga. Hindi natin naiintindihan yun. Yung ganyan talagang purpose na, bakit ba nasa constitution yan? Like education. Education lang at saka sports. Lahat ng mauunlad na bansa ay malalakas ang sports. Oh. Isa sa mga pinagbabasihan nila yan. Ganun na lang nila pinahahalagahan. Kasi syempre malaki yung natutulong din ito sa buong nasyon. Of course. Tsaka produkto na kumpanya, diba? Dapat talaga pride and honor din kasi yan. Pride and honor, yes. Okay. Yes. And ito, Sir Eddie, ito, medyo short ng ating time. Let's ask for their messages na lang. Ito, for the coaches, for the athletes na nangangarap din na lumaban sa mga malalaking events kagaya ng Olympics. Yung sabi nga natin, ultimate goal yan ng isang atleta. Message niyo po, Coach Noy, and then Coach Dario naman. Well, sa mga atleta natin, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. At ako po ay galing sa mahirap, naging ulila po ako ng at the age of 9 years old, wala na po akong magulang. Nagpatuloy po ako sa aking pag-aaral, sa aking pagtatrabaho, sa larangan ng track and field. Through sports. So, lahat po tayo ay merong kakayahan para maging isang magaling na atleta. Yun lang nga kailangan natin ng focus kung anong gusto nating gawin. So, iniimbitahan po namin kayo kung kayo interesado, visit us sa Ultra, visit our coaches. We are very happy and glad na tulungan kayong lahat. Coach Dario? Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa mga support ang aming natatanggap sa mga taong Tumutulong. At huwag po kayong maglala sapagkat ang patapo po ay patuloy na gumagawa ng mga pamamaraan kung paano mailaganap ang ebanghelyo ng sports. So, datigdaan yan ha? Doon po sa mga atleta na bago pa lang ay kayo po ay magpatuloy sapagkat nung ako'y panahong nagpapatuloy din wala rin akong alam, wala rin akong direksyon. Pero dahil sa gusto ko, mayroong mga taong tumulong din sa akin. Kaya kayo po ay malaki ang pag-asa. Kung gusto niyong maging SEA Games medalist o Asian Games medalist o makarating tayo ng Olympics, maraming pong pagkakataon na kayo ay matutulungan. Tsaka hindi ang mga Pilipino na yung mga may kaya, sinasabi natin, hindi naman sila talagang talaga naman gusto nila tumulong eh. Well, of course, yung aming Secretary General at si Mr. Wico talagang tumutulong na nanggagaling sa bulsa nila. Oh. Alam mo, ang NSA is walang budget talaga yan eh. Yung mga sa mga staff nila, sila nagpapasweldo. Love of sports. Oo. Okay. Can you imagine? Tama si Noy doon. Kaya lang, may mga ibang leaders naman tayo sa sports na hanap buhay yung sport. Diba? Kaya I guarantee you, Ed, na hindi yan sa patapa. Yung patapa ay talagang gumagastos na sarili. At saka natutuwa ako, alam mo bakit. Marami nang interesado ngayon sa track and field. Okay. Ng mga dati, Echapere, nakikitain dyan. Mga negosyante, diba? Career na ngayon. Career. Salamat tayo sa inyo. Yes, of course. Thank you so much. Kay yung mga nag-umpisa niya. Kay Lydia, the first one. Especially. Lydia, na bago ang track and field.
Oo, because tama. Nabago ang mukha ng track and field dahil lahat ng babaeng nagta-track and field ngayon, gumaganda eh. Oh. Pati ang volleyball, can you imagine ang volleyball, no? Na babae, no? Mas marami pa nanonood kaysa sa basketball ngayon. Napapansin ko rin yan. Pero hindi naman nagbabago ang volleyball. Ganun pa rin, nakakaantok pa rin. Nagbago lang yung mga suot. Si sexy na ngayon. At saka pinapanood lang ng mga tao. At Inayola Sal. Kasi mga magaganda naglalaro, makikinas yung hita. Kaya ba nanonood ka parati? Hindi ako nanonood eh. Nasusok lang ako sa... Kala ko mahuhuli na si Sir Eddie. Hindi, nasusok lang ako. Magaling magtago talaga. Hindi, nasusok lang ako sa sistema yung pinalalabas nila na may renaissance na yung volleyball sa Pilipinas. Wala. Sabi nga, paglaro yung school ko, UP, at saka sa Adamson, wala manonood. Ayo, Atinayo Lasalis. It needs education pa rin talaga. Ang softball, world class tayo. Pero walang nanonood, kahit Atinayo Lasal. Kasi mga nakatabing yung deforme ng softball. You're suggesting na naka-panty sa panty shorts. Naka-panty shorts. Naka-short shorts. Coming from Sir Eddie. Wow. Again, thank you so much, Coach Noy. Maganda ating, maganda ating naging usapan. Maraming salamat. Thank you for having us here. Thank you. Maraming salamat at sana hindi po kayo magsawang mag-guest para sa amin. Ako si Eddie, pag tinawagan kami, nanginginig pa. And that's it for this week's edition of Scoop. We'll be back again next week. Ito pa rin ang Scoop.